You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's how you give me time, the conversation changes, and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic, and that I caught you like that. It's how you give me time, I walk into the room, you know you want what I have, I have. Turn it on, turn it off, can't tell if I love you right back. Moving in, moving off. Hello mga katitos, mga katitas, welcome to Tito Wells Vlog. So for today's video, andito tayo ngayon sa may Taipac Beach Playground. Kasi hinatid natin si Stacy. Actually, nag-babysit tayo kay Stacy for a while dahil yung kanyang parents ay medyo busy. So merong birthday party ng classmate ni Stacy na kailangan niyang mag-attend. So they asked me to accompany Stacy for a while. And ayan po ang handa ng birthday dito sa may Hong Kong. So usually ganyan po talaga maghanda dito yung mga bata. Pag kami mga birthday party yung mga bata. So mga pika-pika and then drinks and then fruits para sa mga bata and small sandwich and then chips. Sometimes iba nag-ano ng pizza, pero depende na sa parents kung ano yung gusto nilang ihanda. So mostly mga ganyan yung mga handa for the kids. So meron din silang mga party treats or meron din silang mga birthday games. So yan po yung may birthday na bata. So si Cesar ang pangalan niya. Cesar o Cesar. So, bahala na kayo mag-pronounce. Makain siya ng strawberry. Oops! Drop! So, ganyan siya ang kasimple na birthday dito ng mga bata. So, yan po yung handa for the grown-ups naman. Para sa mga grown-ups, yung mga cold cuts, cheese. Kasi may mga beer naman din para sa mga grown-ups kung gusto. Or meron din wine. So, nasa sa inin ko ano yung gusto mong inumin. So, ang theme ng party is Mario Brothers. Let's see, Mario and Luigi. So, ayan, mga ganyan ang kaganapan sa pag-birthday dito mga guys. So, late na ako nakapag-decide na mag-vlog dito. So, actually, late na rin kaming dumating kasi ang daming activities ni Stacy for today. Meron silang sport fest. So, hindi na ako sumama sa kanila kasi ibinaba ko naman si Lola. Kasi nagpunta naman kami ni Lola sa Nation Cup. Tennis Nation Cup. Nanood kami. So, nung bandang hapon, nagpasundo sila sa akin sa bus stop. At quick lunch and then come back here in Plaza para naman umattend dito sa birthday party ng kaibigan ni Stacy. So, very enjoy naman yung mga bata. Ang daming mga chikiting. Andiyan yung mga auntie. Actually, hindi ko kilala yung mga auntie. Siguro kilala ko lang sa mukha, pero hindi ko kilala sa pangalan. So, yan na yung birthday cake. So, Mario team talaga ang kanilang ano. Mario and Luigi talaga ang team ng patty cake. Diba? So, masarap yung cake actually. Nakadalawang slice ako dyan. So, yun ang kinain ko sa birthday party. Dalawang slices of birthday cake at saka coconut water. Kasi medyo busog pa ako yan. Medyo busog pa, diba? So, paano pag gutom pa si Tito Well? So, ayan, meron din silang mga cupcakes. And, ayan na, dinadecorate na. Nilalagay na yung topper. Ayan yung parents niya. No, diba, naka-ano rin siya. Naka-Mario Brother attire din siya. And, ayan siguro yung auntie o yung tita ng bata na nag-birthday. Kasi, medyo punong abala din siya sa mga pagpipicture and chorbanes. So, ayan, nilalagay na yung topper ng cake. Ang daming mga bata. So, excited na sila para sa pag-blow ng candle
And then, para sa pag-slice ng cake, at pati mga aunties and parents, ay binigyan din po nila ng a big slice. Actually, hindi siya small slice, it's a big slice yung binigay nila sa bawat isa, kahit sa mga bata. So, yung kay Stacy, medyo hindi niya naubos. Siguro, mga kalahati yung nakain niya. And then, binigay niya na sa akin yung iba. So, naka 1.5 slices of cake ako. O, diba? Sugar high ang tito nyo. So, for today's video. So, meron siyang background na happy birthday dun sa video na yan. So, hindi ko na lang i-play yung background kasi baka mas alam nyo na mahigpit ang ating lolo pagdating sa mga background music. So, ayan ang ating inatenan na birthday party. So, actually, for a long time here staying in Hong Kong, so, ngayon lang ako naka-attend ng children party dito sa Hong Kong. At, pero yung iba nakikita ko na kasi dito sa may building namin, sa may banang building namin, palaging may nagbe-birthday party dyan. So, mostly talaga ang mga hinahanda talaga nila is yung mga pika-pika. Is mga sandwiches, cold cuts, cheese, spring rolls sometimes they have pagka gustong gumawa ng auntie nila or kung may time pa or kung gusto ng parents na magpagawa. And mostly fruits and then juice, tetra pack na juice. And then meron din silang mga bottle juice, ikaw na lang magsasalin ng kung anong gusto mo. Meron silang mga paper cups. So hiwa-hiwalay yung happy birthday na ano. Kaya bago nila nagpicture at magblow ng cake ay inayos muna ng parents nung birthday celebrants para maganda naman sa pagpapapicture. So, ayan. So, nagpipicture taking pa yung kaniyang tita dyan na yan. Binoblow na yung cake nung may birthday. So, ganyan lang po kasimple ang mga handa dito ng mga children party. Hindi katulad sa Pilipinas, talagang bonggahan ang bonggahan. May mga pa-party galore. At may mga pa-eight, pag seven is seven roses or seven candles or seven friends. Ang dami-dami nilang mga katsutsorbahan na kaalaman sa mga pagdating ng paghahanda. So, iba-iba naman po tayo ng pagsa-celebrate. Hindi ko po pinagtatawanan or something. So, naalala ko lang. Sa Pilipinas, talagang itong klaseng birthday na handaan na ito is yung iba talagang bongga. So, ayan si Stacy, gutom na. Dinidilaan yung icing sa paa ni Luigi. Ayan yung kanilang cupcake. Hindi ako nakatikim ng cupcake, hindi ako nakakuha. So, medyo nahihiya pa ako dyan kasi ngayon hindi ko naman kilala masyado yung mga tao dyan. So, pwede naman kumuha ng mga pagkain kasi open naman. Anywhere, anyone can get whatever they want. So, yan, excited na. Si Stacy pa yata ang kauna-unahang binigyan ng cake, ng slice ng cake. Yeah, I think so. She is. Kasi nga hinidilaan na niya icing nung kay Luigi kanina. So, nakita niyo guys, di ba? Ang lalaki ng slice nila sa cake. Considering na mga maliit na bata lang. Siya sa talaga yung nauna si Stacy. Nauna yung binigyan ng slice ng cake. Bago dun sa may birthday. Oh my God. O yan, kain na. Gutom na mga kiddos. Talagang ang ganyan na lang talaga ang paghanda dito sa ibang bansa. Sa Pilipinas, mga may pansit, may spaghetti, may spring roll, may Jollibee, may pamascot, may puto, and may cake, of course. So, ayan, meron naman silang piñata. So, actually, meron mga games kanina. So, isa lang yung nasalihan ni Stacy kasi medyo late na kami nakarating dyan.
And second game na yun nasalihan ni Stacy. So yan naman ay pinalili niya na yung mga bata. Dalawa yung kanilang pinyata. So each kids have a turn para paluin yung pinyata 3 consecutive time. So pag hindi nabutas, yung kasunod naman. And ayan po yung parents na lalaki ng batang may celebrant na si... So ang unang hahataw ng ating pinyata, syempre kailangan yung birthday celebrant. I think siya yung unang humataw. So medyo hindi ko alam kung nakunan ko. So I guess, ayan siya nga. And then dun sa kabila naman, yun naman lit yung babae. 1, 2, and 3. Medyo mataas yung kanilang pinyata. May mga liliit na bata hindi maaabot. So kailangan buhati ng parents. Yung isang pinyata nila nakatapat dun sa may bench. So yung iba tumungtong doon, yung medyo maliliit. Ayan o, binuhat na ng kanilang auntie yung kanyang alaga kasi hindi niya maabot. So, very fun naman. Nag-enjoy lahat yung mga bata dito. Lalo na nung nabutas na yung pinyata. So, ayan guys. Si Stacy's turn naman para humataw ng pinyata. So, 3 times din. So, ayan yung mga little ones. 3. Ayan, medyo malapit ng mabasag ang ating pinyata. Medyo butas na yata siya ng konti. So, 1, 2, 3. Ayan. So, siguro ito makakabutas. So, medyo malaki siya. 1, 2. Nabitawan. 3, hindi pa rin. Sumobra na. Sino kaya nakabutas ng pinyata na to? So, ayan, medyo kung may konti nang nalalaglag. Ayan, butas na. Ayan, rambula na. So, si Stacy actually, kumukuha lang siya, pinipili pa niya yung kailangan niyang kunin. Yung gusto lang niya, yung kunuha niya, hindi siya kumuha ng medyo talagang marami. So, inaabutan ko pa siya na dyan, sabi ko, andito yung backpack ko, dito mo ilagay. So, ayaw niya ilagay. So, ayan, pumipili talaga siya, hindi niya kinukuha yung iba. Kung ano lang yung gusto niya. Sabi ko sa kanya, lagay niya sa backpack ko. Ayaw naman niya. So, candy at saka lollipop. Tapos nakakuha siya ng parang chicken wings na mga laruan. So, tinuturo ko meron may parang crackers dun sa ilalim. Sabi ko, yan, tamputin niya. Ayaw niya. So hanggang dito na lang mga guys, mga katitos, mga katita, salamat sa inyong walang sawang pagsuporta and don't forget to like, share, and like my video, share, and hit all notifications para lagi kayong updated sa ating mga bagong upload.